Hello guys and welcome back to our channel, and we are now in Ueno dahil sa nung nakaraan ay nagpunta rin naman tayo sa Sakura sightseeing. Syempre punta naman tayo dito sa solemn na lugar. Syempre ipapakita ko sa inyo kung ano yung nasa loob ng Ueno Toshogu Shrine. Ayan, diba? At dito tayo dun sa pinaka kanilang walk or yung pinaka lakaran dito sa pagpunta natin sa dulo, at makikita natin dito yung shrine na puro gold paligid, at ang kanyang shrine mismo ay punong-puno ng gold ang nakapinta sa kanya. So, let's go inside para makita po natin ang loob nito. So, before anything else, what is Toshogu Shrine? Okay? Alam ko ang mga susunod na mga sasabihin ko sa inyo is all about the tree of Ueno Toshogu Shrine. So alam ko na nagbibigyan naman kayo pagdating sa mga history. So kailangan po nating malaman ang history ng isang pupuntahan natin. Hindi lang po tayo puro silip-silip effect lang or masyal-masyal effect lang tayo. Kailangan po nating malaman kung ano po ba yung mga history na nakapaloob dito. Huwag lang puro tayong games. Siyempre, mag-history rin tayo dahil importante po sa atin iyan. So, kung ano yung nakapaloob dito sa Ueno Toshogu Shrine. So, malapit na tayo sa pinakadulo. So, let's start the meaning of Ueno Toshogu at kung ano po ang nasa loob ng Ueno Toshogu. Okay? So, ang tawag sa shrine na ito ay ang tinatawag na Ueno Toshogu or tinatawag nilang the Tokugawa's Golden Museum in Tokyo. So, Ueno Toshogu is a Shinto shrine located in Ueno Park. So, yan, di ba? Kanong nakaraan nagpunta tayo sa Ueno Park na maraming sakura. So, nandito po siya sa loob din ng Ueno Park, ang Ueno Toshogu. In the northeast of the Japanese capital, it was built in 1627 to honor Tokugawa Ieyasu, 1542 to 1616, the pacifier of Japan during Sengoku period and the founder of the Tokugawa Bakufu, the Shogun government. The shrine is characterized by alley lined with the lanterns and profusely gilded main hall. So yun nga, napakatagal ng unang-unang panahon pa ng Hapon itong shrine nila. So ito ay noong 1542 pa hanggang 1616 pa siya tinayo. At in fairness, kahit na matagal na siyang tinayo, napakaganda pa rin ang paligid at nakaka-good vibes lang siyang tignan. At kung talaga nakikita nyo dyan dito sa vlog for today, mas lalo na pag nakita nyo siya sa mismong personal mong makikita ay nakakapanindig, balahibo rin naman siya pag tinignan mo siya mismo sa Ueno Park, diba? At napapagligilan siya ng gold. Totoong gold yan, promise. Totoo yung nakapaligid sa kanya. So pagpasok natin doon sa loob, mas makikita nyo pa ang pinakaloob nito na puro gold lang lahat ng pinaka-shrine niya. So nakakatuwa siyang tignan dahil itong pinaka-shrine na to ay ginawa pa noong unang panahon pa, noong time na hindi ka pa sinisilang sa earth. Okay, so let's go inside para makita ninyo ang beautiful golden shrine ng Ueno Park. Okay, so ayan, malapit na tayo sa loob. So habang pinapakita ko sa inyo, idiretso-diretso ko muna ang ibig sabihin pa ng shrine na ito. Okay, Ueno Toshogu is ideally located in the iconic and very touristic Ueno Koen Park. The shrine's grounds are surrounded by Uenozu, Shinobazu Pond, and Gojo Shrine. Close to the main intersection of the park entrance on secondarily alley, not easily noticeable, but the stone torii and the couple of signs help to find the way. There is a secondary entrance from Shinobazu Gate. Okay guys, andito na tayo sa
Ueno Toshogu Shrine. Tawag sa kanila. Parang gising ng lola mo. Dahil kaharap tayo sa Toshogun. So, ito yung ang tawag dito ay Ginya. Jiren. Toshogun. Ang taray din ang kanilang Toshogun. Makintab na parang gold. O, diba? Pinakita mo rito. Mag-gold. Gold is real. Ilang karat kaya ito? Ilang karat talaga. Diba? Perfect. Hindi pa ako naniniwala sa nakikita ko. So, ayan, makikita nyo gold siya, pati yung nasa loob niya, gold na gold, ang pinaka labasan, diba? Ang ganda niya. Alam nyo, pag nakikita nyo to talaga sa personal, sa sobrang ganda niya. Perfect na perfect. Sa couples, kung kunyo po, gusto nyo po talagang mag, ano, magpasyal-pasyal dito, maganda po dito, nakaka-good vibes, at saka mas lalo kayong pinapatibay ng panahon dahil nasa harapan ninyo ang magpapatibay sa inyo ng relationship. Relationship gold. Relationship goal. Parehas lang ang word, pero goal na goal at gold na gold ang magiging relationship ninyo kung kayo ay magsasama sa inyong jowa na magpupunta rito at mag-fray-fray together with your jowa. Okay? So, karaniwan sa mga pumupunta sa mga shrine or sa mga jinja ay tumatagal ang relationship. Okay? Tandaan nyo yan. Perfect yan. Okay? At ipatuloy natin ang illustration natin dito sa Toshogu Koen Park. Each side of the path to Shinto Pavilion are lined with several rows of stone and copper lanterns. Those are offerings by feudal lords when the main hall was rebuilt in 1651 by the third shogun. Tinatawag nilang sacred tree. Puno na ito ay pinaka matagal ng puno dito sa Ueno Park dahil ito ay talagang 600 years ago na po siya at hanggang ngayon ang puno na ito ay lalong pinatitibay ng panahon dahil ito ay iniingatan dahil nga sa ito ay matagal ng puno dito sa Ueno Park at ang tawag sa puno na to ay camphor tree. Ang taas niya ay 25 meters at ang taba niya ay approximately 8. Grabe sa 600 years, ilang lolo't lola na dumating sa akin. 600 years is real, oh my God. Grabe. Stray si Mashita, tanong kisama. Okay, so ayan, nakapagdasal na tayo. Nag-onegay na tayo kung ano man yung i-onegay ko ay secret. And I hope you enjoy this vlog for today. And kung hindi ka pala ka-subscribe sa ating channel, like, share, and subscribe. At pakipindot na notification bell para sa ating mga new vlog. And syempre, weekends na naman. I hope you will enjoy your weekends. And next week pa ulit, mag-iisip pa ulit ako kung saan naman ako pupunta at para ma-share ko sa inyo. And ayan siya, andito siya. And this is the part of culture ng Japan. Sana nag-enjoy kayo dyan and see you on my next vlog. Bye!